Binigyan niya ng limos ang batang umiiyak sa tabi ng Quiapo Church. Walang kaalam-alam ang binata na anak niya pala ito. Ako si Mia at ito ang aking kwento. Mia? Gulat na tanong ni Theo. Gulat na gulat na nakatingin si Mia kay Theo. Habang si Theo naman ay gulat din pero nakatingin ito sa sanggol na karga-karga ni Mia. May anak ka na? Dagdag pa nga ni Theo. Hindi siya makapaniwala. Lalo na't si Mia ang ina ng bata na binigyan niya ng limos sa Quiapo. Si Mia na matagal na nga niyang hinahanap. Dahil nawasak siya mula nang bigla itong naglaho sa buhay niya. Kaya mo bang ipaglaban ulit ang pagmamahal mo sa isang tao kahit sinukuan mo na ito noon? May paglalaban pa kaya ang pagmamahalan ng dalawang taong matagal nang hinadlangan ng iba? Ito ang kwento nila Mia at Theo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Mia. Dahilan, para mapahawak siya sa kanang pisngi niya kung saan dumapo ang kamay ni Mrs. Mendez. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Sa lahat ng lalaki, ay anak ko pa ang na-target mo? Layuan mo siya kung ayaw mong hilain kita pailalim sa lupa. May pagbabanta na sabi ni Mrs. Mendez. Unti-unti namang tumulo ang luha sa mga mata ni Mia. Mahal ko po ang anak niyo. Mahal po namin ang isa't isa. Umiiyak nga na sabi ni Mia. Mahal, wala kang karapatang sabihin yan dahil kami lang ang magdedesisyon kung sino ang mamahalin ng anak namin. Salamat ka at ako lang ang humarap sa iyo ngayon dahil kung nandito ang dad niya, ay kanina ka pa niya kinaladkad sa labas ng gate. May diin na sabi ulit ni Mrs. Mendez. Medyo natakot naman si Mia sa mga salitang pagbabanta mula kay Mrs. Mendez. Lalaban si Mia. Ipaglalaban niya ang pagmamahal niya kay Theodore. 5 taon na nga silang nagmamahalan kaya hindi siya basta-basta susuko. Bakit po ayaw niyo sa akin? Isa pa, buntis po ako at si Theo ang ama. Isang sampal na naman ang natanggap ni Mia sa kaliwang pisngi niya. Nagulat si Mia sa bigla ang pangyayari kaya hindi siya makapagsalita. Walang kinabukasan ang anak namin sa'yo. At ano? Buntis? Ipalaglag mo ang batang yan dahil hindi yan tatanggapin ng pamilya namin. Nanlaki ang mata ni Mia sa sinabi nito at ang luha niya sa mata ay bigla namang huminto. Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo? Walang kinalaman ng bata sa sinapupunan ko. Anak ni Theo ang dinadala ko. At tapon niyo! Inarin po kayo kaya dapat naiintindihan niyo ang sitwasyon ko. Galit na sabi ni Mia. Ang lakas talaga ng loob mo. Gagawin mo lahat para sa pera. Baka nga naglarason ka lang at baka hindi talaga si Theodore ang ama ng pinagbubuntis mo. Umatras na ang dila ni Mia. At hindi na sinagot pa si Mrs. Mendez. Ayaw na nga niya ng gulo at ayaw na niyang makapaglabas ng salitang pagsisisihan niya sa huli. Tumalikod si Mia at naglakad papunta sa pinto ng labasan. Kapag hindi mo nilayuan ang anak ko, mawawala sa iyo ang anak mo. Napahinto si Mia dahil sa narinig niya. Hindi siya lumingon at nanatili sa kinatatayuan niya. Ilang sandali lang ay nagpatuloy na nga rin siya sa paglalakad palabas ng mansyon. Pumara si Mia ng taxi at saka sinabihan ng driver kung saan siya pupunta. Narating din niya ang restaurant na kung saan sila magkikita ni Theodore. You're late. May nangyari ba? May paghala lang tanong na bunga ni Theodore. Hinila niya ang bakanteng upuan sa kapinaupo si Mia. Sorry, medyo traffic lang. Pagsisinungaling nga ni Mia. Ayaw niyang sabihin o banggitin ang tungkol sa pag-uusap nila ng mom ni Theodore. Talaga? Sinabi ko naman sa'yo na magsama na tayo para palagi na tayong magkasabay. Kaya naman kitang buhayin, Mia. Hindi agad nakapagsalita si Mia dahil walang kaalam-alam si Theodore na ayaw ng parents ni Theodore si Mia. Hindi rin na ipakalala ni Theodore si Mia sa parents niya pero ang parents ni Theodore ang kusang kumilala kay Mia.
Napag-usapan na natin to, Teo. Pag-iisipan ko pa yan, saka hindi ko pa nakilala ang mga magulang ko. Sabi ko sa'yo na magpakasal muna tayo bago kita ipakilala sa mga magulang ko. Seryosong sabi naman ni Fyodor o Teo. Bakit? Dahil ba alam mong hindi ako magugustuhan ng magulang mo? Ng pamilya mo? Sunod-sunod na tanong ni Mia. Hindi ko alam, Mia. Sinisigurado ko lang na makasal tayo para kahit sino pa ang humadlang, hindi nila tayo mapaghihiwalay pa. Mali. Sa isip ni Mia ay may isang bagay na makapaghihiwalay sa kanila. At yun ay ang batang nasa sinapupunan ni Mia. Gagawin niyang lahat para sa bata. Kaya pipiliin ni Mia ang bata kesa kay Teo. At kahit na mabuhay ang bata ay hindi magiging madali ang lahat, lalo na't hadlang ang mga magulang ni Teo sa pagmamahalan nila. Ayaw niyang mag-suffer ang walang kamuang-muang na bata. Maimpluwensyang tao ang magulang ni Teo. Mayaman sila at nagmamay-ari ng malalaking kumpanya sa bansa. Walang laban si Mia dahil isang simpleng babae siya na binubuhay ang sarili dahil wala na nga siyang magulang o kamag-anak. Umorder na tayo. Pag-iiba nga ni Mia. Sige, anong gusto mo? Tanong ni Teo. Pumili naman si Mia ng mga gusto niya sa menu. Kumain na nga rin sila matapos maserve ang order nila. Naging maayos din naman ang tanghalian ng dalawa. Ihahatid ng kita bago ko pumunta sa opisina. Offer nga ni Teo kay Mia. Hinalika naman ni Mia ang pisngi ni Teo at ngumiti. Ayos na. Ako nang bahalang maghanap ng taxi. Sige na, kailangan ka na sa kumpanya niyo. Hindi naman pumayag si Teo at siniguro na makasakay muna ng taxi si Mia. Nang makapara ng taxi, ay hinalikan ni Teo ang noo ni Mia. Napapikit pa nga si Mia sa ginawa ni Teo. Naramdaman nga nito ang pagmamahal ng lalaki na hindi niya alam kung hanggang kailan niya mararamdaman. Mag-ingat ka, Mia. Dadalawin kita mamaya sa apartment mo. Bulong nga ni Teo. Nagmulat si Mia at tumango sa sinabi ni Teo. Sumakay na nga rin siya sa taxi nang makapagpaalam na ng maayos sa lalaki. "San po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa terminal po ng bus pa Maynila," sabi ni Mia habang nakatingin sa labas ng nakasarang bintana ng kotse. Nag-wave pa nga si Teo mula sa labas ng taxi nang initian lang ni Mia. Umandar na rin ang taxi. "Ayos lang po ba kayo, ma'am?" tanong ng driver. Namalaya naman ni Mia ang patak ng luha mula sa mga mata niya. Ilang sandali lang ay bumuhos na ng tuluyan ang luha niya na sunod-sunod. Sinubukan niyang kontrolin ang emosyon niya pero halo-halo talaga. Lungkot, bighati, pagsisisi at pagkadismaya sa sarili. "Gusto niyo po bang ibalik kita sa kasintahan niyo?" tanong pa nga ng pakilamerong driver. Mabilis namang umiling-iling si Mia. "Diretso lang po, manong." Umiiyak pa rin na sabi ni Mia. Buo na ang desisyon ni Mia. Mula sa summer ay luluwas siya pa Maynila at doon na nga titira. Hindi na nga niya guguluhin si Teo at hindi na rin siya magpapakita rito. Gagawin niyang buhay niya ang batang tanging natitirang alaala niya kay Teo. Sapat na ang hirap na nararanasan niya sa mga magulang ni Teo. Gusto naman niyang ipaglaban si Teo pero mas pipiliin niyang ilaban ang anak nila. Alam ni Mia na maintindihan siya ni Teo sa desisyon na pinili niya. Saksi si Mia kung gaano kamahal ni Teo ang mga magulang niya at ayaw niyang masira ang relasyon ni Teo sa mga magulang nito. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa maraming taon na nga ang lumipas. Palabas ng Quiapo Church, si Teo nang may makita siyang batang lalaking nasa gilid ng labasan ng Quiapo. Nakaupo ito, umiiyak habang may lata na walang laman sa harap nito. Kinuha ni Teo ang wallet niya at kumuha ng 1,000 roon. "Bata, bumili ka ng pagkain. Magbigay ka rin sa mga iba, ha?" sabi nga ni Teo. Huminto sa pag-iyak ang bata sa katinignan si Teo. "Hindi po ako naglilimos," sabi ng batang lalaki na nasa 3 taong gulang na siguro. Ngumiti naman si Teo sa kaginulo ang buhok ng bata. "Magbakabait ka," sabi ni Teo. Saka naglakad na nga ng tuluyan papalayo sa Quiapo.
Liam, nandito ka lang pala. Huwag kang humiwalay sa akin, anak. Sorry, Mommy. Gusto ko lang sanang bumili ng cotton candy. Malungkot na sabi ni Liam. Bibilhan naman kita. Tignan mo, umiyak ka pa talaga. Pinahira naman ni Mia ang mukha ng 3 taon na anak na si Liam. Napunta naman ang tingin niya sa kamay nito na may hawak na 1,000 pera. Saan mo nakuha yung perang yan? Tanong ni Mia na may pagtataka sa mukha. May nagbigay po na lalaki, Mommy. Akala po siguro nang lilimos ako. Inosenteng sabi ni Liam. Alam ni Mia na hindi nagsisinungaling ang anak. Teka lang, Mommy. Tumakbo si Liam sa may di kalayuan na sinundan naman ang tingin ni Mia. Nakita ni Mia na binigay ng anak ang 1,000 sa isang nanglilimos sa malapit sa Quiapo. Bumalik din si Liam sa mommy niya matapos maibigay ang pera. Ang bait mo naman, ilang cotton candy ang gusto mong bilhin natin, ha? May ngiting sabi ni Mia. Nagliwanag ang mukha ni Liam dahil sa tuwa, dahil sa sinabi ng mommy niya. Masaya silang naghawak kamay papunta sa nagtitinda ng cotton candy. Matapos bumili ng cotton candy, ay dumiretso naman sila sa binili na apartment ni Mia sa Quiapo. Kinabukasan, nakabantay ang mata ni Mia sa anak niya na naglalaro ng bola malapit sa kanya. Huwag kang lalayo, Liam. Baka mawala ka na naman. Paalala nga ni Mia sa anak. Nakaupo siya sa ospital sa upuan sa may hallway habang karga-karga ang 1 sanggol na nasa 3 buwan pa lamang. Masayang naglalaro si Liam ng bola hanggang sa may matamaan ang bola niya. Itinaas ni Liam ang tingin at nakita niya ang lalaking pamilyar sa kanya. Ito ang lalaking nagbigay ng pera sa kanya sa labasan ng Quiapo. Nagkita ulit tayo. Anong ginagawa mo rito? May kaibigan at pamilya ka ba sa ospital? Masuyong tanong ni Theo sa bata na nagnangalang si Liam. Hindi naman nagsalita si Liam at mabilis na tumakbo papunta sa mami niya. Sinunda naman ni Theo nang tingin si Liam na tumakbo papunta sa 1 pamilyar na babae. Naglakad sila papalapit sa babae. Mia? Gulat na tanong ni Theo. Gulat na nakatingin si Mia kay Theo habang si Theo naman ay gulat din pero nakatingin ito sa sanggol na karga-karga ni Mia. May anak ka na? Dagdag ni Theo. Hindi siya makapaniwala lalo na't si Mia ang ina ng bata na binigyan niya ng limos sa Quiapo. Si Mia na matagal na nga niyang hinahanap dahil nawasak siya mula nang bigla itong naglaho na parang bula sa buhay niya. Magsasalita na nga sana si Mia nang biglang may dumating. Sorry Mia, ngayon lang ako dahil busy kasi ako sa opisina. Ano nangyari? Kamusta rito? Bungad na sabi ng bagong dating na lalaki. Gusto kitang makausap, Mia. Seryosong sabat naman ni Theo. Theo, sa susunod na lang, may importante pa kaming gagawin ni Cedric. Sabi naman ni Mia sabay tingin kay Cedric. Nakuha naman ni Cedric ang ibig sabihin niya, kaya sinang-ayunan niya ang sinabi ni Mia kay Theo. Hindi na rin nagsalita pa si Theo at tumango na nga lang sa katumalikod at umalis papalayo sa kinaroroonan nila Mia. Nakahinga naman ang maluwag si Mia sa pag-alis ni Theo. Agad na kinuha ni Cedric ang bata sa kamay ni Mia. Ang sanggol ay anak ni Cedric at Karen. Si Karen ay nasa loob ng ospital kung saan nagpapa-check up ng postpartum niya sa doktor. Si Mia ang kumakarga ng sanggol habang naghihintay sa labas ng kwarto kung nasaan si Karen at dumating nga si Cedric. Tamang-tama lang ang pagdating nito. Sino yun? Tanong ni Cedric kay Mia. Tinignan naman ni Mia si Liam na naglalaro ulit ng bola. Siya bang sinasabi mo sa akin? Nagkita ulit kayo. So ano ng plano mo? Hindi makapagsalita si Mia sa tanong ni Cedric dahil wala naman siyang naiisip na sagot. Kahit ano man ang mangyari, nandito lang ako, Mia. Nakahanda pa rin akong tumulong sa'yo kahit ano man ang mangyari. Dagdag ni Cedric. Maraming salamat, Cedric. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Kung hindi ka naawa sa sitwasyon ko noon at kung hindi mo ako natagpuan noon sa labas ng Quiapo, ay baka nang lilimos pa rin kami ng anak ko. May ngiting sabi ni Mia. Ano ka ba?
Tama lang ang desisyon na ginawa ko dahil ang laki ng naitulong mo sa negosyo ko at sa amin ni Karen. Tignan mo ngayon, may sarili ka ng restaurant at nananatili ka pa rin tapat sa amin. Mas ang papasalamat ako sa iyo, Mia. Tumawa naman si Mia. Tama na nga, baka mapunta pa tayo sa iyakan nito eh. Puntahan mo kaya si Karen sa loob, baka kailangan niya ng suporta mo. Pwede mong isama si baby. Salamat, Mia. Ako nang bahala rito, baka may gagawin pa kayo. Hindi na umangal pa si Mia at tumangon na nga lamang. Nagpaalam na lang din siya dahil tatawagan naman siya ni Cedric kapag may kailangan nito. Hindi rin nagdadalawang isip na tumulong si Mia dahil si Cedric ang dahilan kung bakit nasa magandang sitwasyon siya ngayon kasama ang anak niya. Mommy, kilala niyo po ba ang lalaki kanina? Tanong ni Liam nang makapasok sila sa loob ng kotse na nabili ni Mia. Bakit gustong-gusto mong malaman ang tungkol dyan? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Pabalik na tanong ni Mia sa anak. Umiling-iling naman si Liam. Mukha po kasi siyang mabait, Mommy. Ayos lang sa akin kapag naging friend mo siya. May ngiting sabi naman ni Liam. Ngumiti rin pabalik si Mia. Gusto mo bang maglaro sa park? Tanong niya sa anak na mabilis namang tumango. Pinaandar naman ni Mia ang kotse. Mula pagkasilang ni Liam ay hindi ito nagtanong tungkol sa tunay nitong ama. Masaya si Mia sa bagay na yon pero ngayong nakita niya muli. Si Theo matapos ang ilang taon ay mukhang magiging komplikado ang lahat. Alam niya sa sariling kahit anong tago ang gawin niya ay malalaman at malalaman pa rin ni Theo ang katotohanan. Narating nila ang park. Umupo si Mia sa isang bench habang nakatanaw sa naglalaro na si Liam. Mabilis makahanap ng kalaro ang anak kaya madaling nakaka-adjust ito kahit saang lugar na maraming bata dahil friendly nga ito. Dalawa ang nabili ko, gusto mo ba? Napatingin si Mia sa nagsalita. Nagulat siya nang makita ulit si Theo na may hawak na chocolate ice cream sa magkabilang kamay nito. Wow, ice cream chocolate! Masayang sabi naman ni Liam na lumapit sa kinaroroonan nila, Mia. Agad namang binigay ni Theo ang isang chocolate ice cream kay Liam na hindi kinuha agad ng bata. Tinignan niya muna ang mommy niya. Tumango naman si Mia kaya masayang tinanggap ni Liam ang ice cream mula kay Theo sa katumakbulit sa mga bagong kalaro nito. Parehas pala kami ng favorite na flavor ng ice cream ng anak mo. Sabi nga ni Theo sabay upo sa tabi ni Mia. Hindi naman umangal pa o nagsalita si Mia dahil wala siyang masabi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Magsasorry ba siya sa ginawa niyang paglayo noon kay Theo? May sapat na rason naman siya at hindi niya pa rin alam sa sarili kung masasabi niya ba ang rason kung bakit umalis siya noon. It's been 3 or 4 years, Mia. Kamusta ka na? Magkwento ka naman. Masuyong sabi naman ni Theo. I'm sorry, Theo. Sa lahat-lahat, at kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang ginawa kong paglayo sa'yo noon. Sa wakas ay nakapagsalita na nga rin si Mia. Matagal na nga niyang kinimkim ang problema niya tungkol kay Theo. Gusto na nga niyang ilabas ang lahat. I know, Mia. I know. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo dahil nakakahiya ang ginawang pagtataboy ng mga magulang ko sa'yo. You've been through a lot, kaya hindi kita masisisi. Hinanap kita, Mia. Buong summer na ikot ko na para lang mahanap ka. Ngayong nandito ka na, napipi ako at hindi ko alam ang gagawin. Ayos na ang buhay ko, Theo. Kontento at masaya na ako kaya sana ganun ka rin. Let's move on. Halos pabulong na sabi ni Mia. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa nang may maalala si Mia. Wala bang ibang sinabi ang mga magulang mo tungkol sa akin? Tanong ni Mia sabay lingon kay Theo. Nag-abot naman ang mga tingin nila sa isa't isa. Nung una wala, pero kalauna nalaman ko rin na nagkikita pala kayo dahil pinilit ka nilang ipalayo sa akin at may kasama pa yung pagbabanta. Natakot ka siguro ng husto nun, kaya hindi mo sinabi sa akin. I'm sorry. I'm sorry dahil kinailangan mong pasanin yun ng mag-isa. Sagot naman ni Theo. Kung ganun hindi sinabi ng mga magulang ni Theo sa kanya, nabuntis si Mia nang umalis siya bigla. Napatingin naman si Mia sa kinaroroonan ng anak niya
at nakitang nakatingin ito sa isang mag-ama na naglalaro sa park. Lumaki si Mia na walang mga magulang, kaya hindi niya pagkakaita ng tunay na ama ang anak niya. Gusto naman ni Mia ng kumpletong pamilya, pero sa nangyari noon ay hindi pa nga siya handa na sumugal ulit, lalo na't sumuko na nga siya noon. "San nga pala kayo? Nagkakilala nung Cedric. Matagal na kayo? Dalawa na ang anak niyo?" Sunod-sunod na tanong ni Theo. Muntik namang mabiliukan si Mia sa sarili niyang laway sa pinagsasasabi ni Theo. "Oo nga pala, kahit kung sino man, aakalain talaga na magkasintahan sila ni Cedric sa sitwasyon kanina. Kaibigan ko lang si Cedric at anak niya ang sanggol kanina." Tumayo si Mia sa katinawag ang anak niyang si Liam. Lumapit naman agad ang bata kaya humawak sa kamay ni Mia. "Aalis na kami, may kailangan pa pala akong asikasuhin." Pagpapaalam nga ni Mia sa kahinilang anak. Hindi na nga niya hinayaan pa na magsalita si Theo at iniwan na nga ito sa kinauupuan. Busy na busy si Mia sa pagtingin sa mga dokumento na ibinigay ng manager ng restaurant niya. Nasa loob siya ng opisina niya sa restaurant dahil kailangan ng mga dokumento ang pirma niya. Hinayaan muna niya sa ibang staff ang anak niya dahil hindi naman makulit ang batang si Liam. "Ano po bang iniisip niyo, ma'am? Kanina pa po kayo nakatulala. Lalaki po ba yan?" Napabalik sa realidad si Mia at napagtantong na sa harap pa rin pala niya ang manager ng restaurant niyang si Sarah. "Paano mo naman nasabi na lalaki ang nakakapagpatulala sa akin?" Pabalik na tanong ni Mia. "Hindi ka naman po kasi natutulala kapag may problema tayo rito sa restaurant. Madalas kayong madaldal at halos nagpapanik kapag may problema, kaya wala na akong maisip pa na rason." Sagot naman ni Sarah. Napabuntong hininga naman si Mia. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Pabulong na sabi ni Mia. "Alam niyo, ma'am, gawin niyo ang bagay na hindi niyo pagsisisihan sa huli. As long as wala po kayong natatapakang ibang tao." Advice ni Sarah. Napatango naman si Mia dahil sa tama ang sinabi ni Sarah. Pero sana ganoon lang din kadali ang lahat. Kailangan niya pa rin kasing humugot ng lakas ng loob. Tumunog ang cellphone ni Mia na nasa gilid lang niya. Sinagot niya naman nang makitang tumatawag si Cedric. "Hello, Mia? Pwede bang makahingi ng pabor sa'yo?" Bungad na sabi ng nasa kabilang linya. "Kahit ano, basta kaya ko. Ano ba yun, Cedric? Naalala mo ang resort ko na sinasabi ko sa Batangas? May gaganapin kasing importanteng event doon at hindi ako makakapunta para maasikaso ang organization. Kailangan kong bantayan ng magina ko. Pwede bang ikaw ang pumunta?" "Don't worry, kami nang bahalang mag-alaga kay Liam." Sabi pa nga nito. Napaisip naman si Mia. "Aabutin ba ng isang linggo?" Tanong ni Mia. "Hindi naman, kahit tatlong araw ka lang doon, pagkatapos pwede ka nang umuwi. Kung ayaw naman pumayag ni Liam, ayos lang." "Sige, Cedric, gagawan ko ng paraan. Ako nang bahalang kumausap sa anak ko, ha?" "Talaga? Thank you so much, Mia. Babawi talaga ako sa'yo. Maraming salamat talaga." Masayang sabi ni Cedric sa kabilang linya. "Huwag mo nang alalahanin yon. Pupunta na lang ako mamaya rin sa inyo para mapag-usapan natin buong detalye." Sumang-ayon si Cedric at binaba na nga rin nila ang tawag. "Tamang-tama, ma'am. Makakalanghap ka na ng sariwang hangin at magiging bakasyon mo na din to." Excited na sabi ni Sarah. Narinig na rinig ang pag-uusap nila Mia at Cedric. "Kakayanin mo ba rito sa restaurant? Kapag nagka-problema, tawagan mo lang ako." "Kayang-kaya ko na rito, ma'am. Huwag niyo na pong masyadong iisipin. Kapag may importante na detalye, agad akong ipapaalam sa inyo. At kapag may importante na kailangan pirmahan, agad akong susunod sa inyo." Taas noong sabi ni Sarah. Napatawa naman ng kaunti si Mia. Hindi talaga siya nagkamali na gawing manager si Sarah kahit fresh graduate pa lang ito noon. Halos isang taon na rin itong nagtatrabaho sa restaurant niya. At maganda naman ang serbisyo. "Salamat, Sarah. Makitawag naman si Liam mo dahil kakausapin ko siya." Sumunod naman si Sarah sa utos ni Mia. Nang makapasok si Liam sa opisina ng mommy niya, ay nag-usap naman sila at nagpaliwanag naman ng mabuti si Mia. Wala namang angal si Liam sa sinabi ng ina dahil sa tito daddy Cedric niya naman siya namamalagi. Close naman si Liam at Cedric kaya hindi nag-alala si Mia na iwan ang anak kay Cedric. Naging maayos din ang lahat hanggang sa
safe na nakarating si Mia sa resort na pagmamay-ari ni Cedric. Binungad ni Mia ng mga ilang staff na masayang winelcome siya sa resort. Sinabi ni Cedric sa staffs ng resort na si Mia ang personal assistant niya, kaya magalang ang lahat kay Mia. Mamiya, ayusa po lahat based sa demands ng client. Pwede niyo pong tignan lang lahat mula sa venue hanggang sa decorations and programming event. Pwede niyo ring ibahin o ipabago ang mali o pangit ng decorations. Sabi ng sekretary ng resort. Sige, titignan ko, pero pwede bang makahingi muna ng malamig na tubig? Pwede niyo pong i-check mamaya ang lahat. Magpahinga po muna kayo sa room na naka-reserve para sa inyo. May ngiting sabi ng sekretary. Ayos lang. Titignan ko na ngayon para mas maraming oras. Kung may mali man, iinom lang ako saglit ng tubig. May ngiti rin na sabi ni Mia. Sige po, no problem. Sandali lang po, ma'am. Umalis ang sekretary para kumuha ng tubig. Pansin ni Mia na magagalang at mababait ang mga staff sa resort. Hindi talaga maipagkakaila sa mga trabahante ni Cedric na magaling siyang amo at mabait sa lahat. Matapos makainom ng tubig ay nagsimula na nga rin si Mia na mag-asikaso ng dapat na asikasuhin. College graduate si Mia sa kursong accounting at may professional organizer certificate course rin siya, kaya nagka-interest si Cedric sa kanya. Bukas ng gabi po, gaganapin ang engagement party. Mayaman at maimpluwensyang mga tao ang darating, kaya inaasahan ng client na parents na perpekto ang event. Sabi ng sekretary habang tumitingin sa dala nitong parang notebook kung saan nakasulat ang lahat ng mga detalye. Wala namang perfect, kahit na perfect ang organize natin, tapos silang imperfect, alangan naman tayo pa rin ang sisisihin. Madalas po, ganun ang nangyayari eh. Pero nagagawan po ng paraan ni Sir Cedric, sabi naman ng sekretary. Hindi na nagsalita pa si Mia at sinimulan na nga ang pagtingin-tingin sa detalye ng event. Makalipas ang ilang oras ay natapos din sila at may kaunting komento si Mia sa ibang detalye na hinayaan niyang pagdesisyonan ng manager ng resort kung iibahin ba o hindi na. Maraming salamat po, Ma'am Mia. Ire-report ko po ito sa manager at sasabihan ko kayo agad kung ano ang masasabi niyo. Tumango si Mia at ngumiti. Medyo napagod din kasi siya sa palakad-lakad na ginawa niya. Sasamahan ko po kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga na kayo at makapag-ikot naman mamaya sa resort. Maganda pong pasyalan ng resort kapag gabi. Kapag may kailangan din po kayo, lapitan niyo lang ako sa may entrance ng building na to. O kaya, utusan niyo ang mga staff namin. Mahabang sabi ng sekretarya. Masaya naman si Mia na nakatulog sa araw na to. May susunod pa dahil kailangan pang presensya niya sa party para ma-monitor ang buong event. Nagpahinga rin si Mia sa kwartong naka-reserve sa kanya na tinuro ng sekretary. Kinagabihan, matapos maghapunan ay napagdesisyon na ni Mia na maglakad-lakad sa tabing dagat. Napakaliwanag ng buwan. Pulong ni Mia sa hangin. Pumikit siya habang dinadamdam ang pagdapo ng hangin sa balat niya. Mia? Unti-unti namang minulat ni Mia ang mga mata nang makarinig ng pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang naglalakad na si Theo papalapit sa kinaroroonan niya. Magsasalita na sana si Mia nang unahan siya ni Theo. Anak ko si Liam, hindi ba? Nanigas sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapagsalita at kinakabahan din siya. Naalala naman niyang 3 years old pa lang ang anak, kaya hindi maaaring kunin ni Theo sa kanya si Liam. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong ni Mia. Kunwari ay wala siyang alam sa sinasabi ni Theo. Anak ko si Liam. With the help of Cedric, nagpa-test ako at kumuha ng DNA sample kay Liam. Anak ko siya. May diin na sabi ni Mia. Humarap naman si Mia sa dagat. Wala siyang nararamdaman na pagtatraidor mula kay Cedric dahil alam niyang may sapat na rason si Cedric kung bakit hinayaan itong makakuha ng DNA sample kay Liam. Ipiyan na DNA test mo ang anak ko? Nawala man lang pahintulot ko? Hindi nakakatuwa ang mga galawan mo, Theo. Seryosong sabi ni Mia. Mas hindi nakakatuwa na lumayo ka noon habang dinadala mo ang anak natin. Ano to?
Inilalayo mo ang karapatan ko bilang ama ng anak natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Teo. Nanatili namang kalmado si Mia habang nakatingin sa dagat na unti-unti nang lumalakas ang alon at hangin. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Teo. Mga magulang mo ang nanakot sa akin. Sila mismo ang humadlang sa atin. At ano naman ang laban ko? Nilingon ni Mia si Teo na parang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. May laban ka, Mia. Nandito ako. Kakampihan kita dahil may pamilya na tayo. Pipiliin kita kahit anong mangyari. Huwag kang magsalita ng patapos, Teo. Mga magulang mo pa rin sila at wala ka kung wala sila. Kahit pinagbantaan nila ang buhay ko nang ilang ulit ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanila dahil nabuo ka nila. Kung hindi kita nakilala, ay hindi ko alam kung saang lupalop na ako ngayon. May diin na sabi ni Mia, baka sa boses niya ang pagkadismaya at lungkot. Akmang lalapit si Teo sa kanya, pero umatras si Mia, kaya hindi na natuloy ang paglapit ni Teo. Hindi ko nilayo ng kusa si Liam sa'yo. Kaya kong ipaglaban ka sa huling hininga ko. Kahit ilang banta pa ang makuha ko, pero Teo, anak na natin ang binantaan nila. Kaya ako na mismo ang sumuko at nagtapos sa atin. Hindi ko naman itatanggi kay Liam na ikaw ang ama niya. Hindi ko naman ipagkakait si Liam sa'yo. Iniingatan ko si Liam dahil siya ang buhay ko ngayon. Siya na ang buhay ko. Hindi naman nakapagsalita si Teo habang matiim na nakatitig lang kay Mia. I'm sorry. Hindi ko alam. Halos pabulong na sabi ni Teo pero narinig yun ni Mia. Hindi mo ba ako mabibigyan ng pagkakataon na ipaglaban ka ulit, Mia? May pagmamakaawang tanong ni Teo. Baka sa ekspresyon ng mukha niya ang pag-asa na sana mabigyan nga siya ng pagkakataon ni Mia. Teo, tapos na ang lahat. Sumuko na ako noon kaya ano pa ang ipanaglalaban mo sa akin? Ang pwede mo nalang ipaglaban ngayon ay si Liam. Hahayaan kitang bumawi sa anak natin pero kahit huwag na sa akin. Hindi mo na ba ako mahal, Mia? Kahit konti lang. Na nararamdaman mo sa akin, ako nang bahalang magpalaki noon. Please, ayaw na kitang pakawalan pa. Pagsusumamang sabi ni Teo. I'm sorry, Teo. Tanging sabi ni Mia. Napansin naman ni Mia ang pagpahid ni Teo sa mukha nito. Umiiyak pa si Teo? Tanong ni Mia sa isip. Oo, umiiyak na si Teo dahil nasasaktan siya sa nangyayari. Akala ni Teo ay magiging masaya siya kapag nagkita silang muli ni Mia pero kabaliktaran ng lahat. Teo, siya ba ang sinasabi mo? Si Mia? Napatingin si Mia sa isang babae sa likuran ni Teo. May kasamang lalaki ang babae at hindi niya kilala ang mga to. Hi Mia, I'm Cassandra, Theo's fiancé. Huwag mong bigyan ng mali siya. It's a forced engagement. Ang kasama ko ay ang totoong mahal na si Gabriel. Pagpapakilala ni Cassandra. Anong kailangan niya sa akin? Tanong ni Mia. We just need your support para sa mangyayaring engagement party bukas. Ayaw kong maikasal kay Teo dahil hindi ko naman siya mahal. He told me na may anak kayo. Baka sakaling maging rason yon para matigil ang kahibangan ng parents namin. Paliwanag ni Cassandra. Batid naman ni Mia ang malinis na intensyon ng babae dahil wala siyang nararamdamang hindi maganda mula rito. Mahinhin din ang boses ni Cassandra at hindi masasabing masama itong babae. I'm sorry, pero ayaw kong pumasok sa isang gulo, lalo na kung isasali pang anak ko. I have my business to do here at hindi ako nandito para manggulo. And Theo, kahit anong mangyari sana kaya mong itago si Liam sa parents mo dahil ayokong makilala niya ang mga magulang mo. Alis na ako. Seryosang sabi ni Mia saka naglakad papalayo sa kinaroroon na nina Teo. Hindi na hinayaan ni Mia na magsalita ang isa man sa kanila dahil mas hahaba pa ang pag-uusap nila na siyang iniiwasan ni Mia. Ayaw niyang makapagsalita ng mga salitang pagsisisihan niya sa bandang huli. Nasira na ang gabi ni Mia. Akala niya makakapag-isip siya nang matiwasay at makakapagbakasyon ng kahit ilang oras sa resort. Pero nagkakamali siya. Maling akala pa lang lahat. Sobrang liit nga naman talaga ng mundo dahil nagkita pa rin sila ng taong matagal na nga niyang kinalimutan. Sana
Pero ngayon ay unti-unti na namang bumabalik lahat sa isip at puso niya. Kinabukasan sumapit din ang engagement party ni Nateo at Cassandra. Busy na busy naman si Mia sa pag-aasikaso sa mga detalye bago magsimula ang event. Seryoso siya sa ginagawa niya at pilit na kinalimutan ang nangyari nitong nakaraang gabi. Everything is perfect, according to plan. And details, ma'am. Malapit na rin na magsimula ang event kaya nasa ayos na ang lahat. Sabi ng secretary. Tumangutang naman si Mia sa sinasabi nito. Sige, ikaw munang bahala rito. Pupunta muna ako sa comfort room. Sabi ni Mia na tinanguan lang naman ang sekretarya. Lumabas na nga si Mia sa function hall, saka tinungo ang comfort room. Pagpasok niya, eyewash corner ang bumungad sa kanya na may malaking salamin na nakadikit sa pader. Pumasok si Mia sa isa sa mga toilet room. Natapos din siya, kaya naghugas siya ng kamay at tinignan ang sarili sa salamin. Anong ginagawa mo rito? Agad na napalingon si Mia sa may pinto nang makarinig ng isang pamilyar na boses. Medyo nagulat naman siya pero hindi niya pinahalata nang makita ang walang iba kundi si Mrs. Mendez. Inaasahan ni Mia ang pagkikita nila pero hindi ganito kaaga. Nagtatrabaho ako rito. Matapang na sagot ni Mia. Hindi siya ulit magpapaapi pa. Hindi naman siya ganun kawalang respeto para hindi sumagot lalo na tinatanong siya ng maayos. Ang lakas naman nata ng loob mong ipakita ang mukha mo sa akin, ano? May binabalak ka? Nandito ka ba para maghigante? Tanong ni Mrs. Mendez. Bakit? Natatakot po ba kayo? Sarkastikong tanong na pabalik ni Mia. Tumawa naman si Mrs. Mendez. Lumapit kay Mia saka inilagay ang bag nito sa gilid ng washroom. Me? Natatakot? Sino ba sa atin ang lumayo noon? Naikuyom naman ni Mia ang mga kamoon niya sa sinabi ni Mrs. Mendez. Binawi rin ni Mia ang galit na nararamdaman. At least, tignan mo naman kung nasan na ako ngayon sa paglayo ko sa inyo. Wala akong pinagsisisihan. Wala ka pa rin talagang pinagbago, Mrs. Mendez. Hiling ko na sana hindi bumalik sa'yo ang mga hindi magandang ginagawa mo. Mahirap pa naman takasan ng karma. May ngising sabi ni Mia saka naglakad papunta sa pinto. Lalabas na nga sana siya nang magsalita ulit sa Mrs. Mendez. Kilala mo ako, Mia. Gagawin ko lahat para sa ikabubuti ng mga taong mahalaga sa akin. Ikaw, anong kaya mong gawin? Sa tingin mo ay may laban ka na sa akin ngayon? Huwag kang magkakamali na sirain ang gabing to ni Theodore. May halong pagbabanta pa nga na sabi ni Mrs. Mendez. Wala pa nga akong ginagawa. Threatened ka na? Relax, Mrs. Mendez. Hindi naman ako mapaghiganting tao. Matapos sabihin ni Mia ang mga salitang yun, ay naglakad na nga siya ng tuluyan palabas ng comfort room. Napabuga siya ng hangin dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya akalaing malalabanan niya ang sarili kay Mrs. Mendez. Sana ay huli na ang pagkikita nilang yun sa isip ni Mia. Napagdesisyon na ni Mia na kumain muna ng dinner at umorder sa may entrance ng building kung saan may kainan. Lumipas ang kalahating oras bago siya natapos at nagdesisyon na ngang bumalik sa function hall kung saan nagaganap ang engagement party. Ma'am Mia! Mabutit nandito na po kayo. May masama pong nangyayari. Bungad na sabi ng sekretarya. Anong masamang nangyayari? Takang tanong ni Mia. Ipinatigil ang engagement party dahil ayaw ng mga anak ng client na magpakasal sa isa't isa. Tapos, problema ba natin yun? Tumango naman ang sekretary. Sabi kasi ng client na saka nababayaran ng kalahati kapag naging successful ang event at ngayong hindi ito naging successful, ayon sa gusto nila, mukhang mahihirapan po tayo. Tayo po ang sasalo. Wala po ba kayong technique na makumbinse sila na ipagpatuloy ang event? May pag-aala lang sabi ng sekretary. Tumaas naman ang kilay ni Mia sa narinig niya. May pirmahan ba kayo ng client na kapag hindi naging successful ang event ay dahil sa sarili nilang mga anak, hindi na siya magbabayad? Tanong ulit ni Mia. Dahan-dahan namang umiling-iling ang sekretary. Hindi na nagsalita pa si Mia at naglakad papunta sa harapan. Sa gitna siya dumaan kaya nakuha ng iba
ang atensyon niya. Nahihibang ka na ba, Cassandra? Ang laki ng ginastos namin sa event na to. Hindi ka na nahiya sa amin at dinala mo pa talaga ang lalaki mo rito? Sigaw ng isang lalaki na kung hindi nagkakamali si Mia ay ang dad ni Cassandra. Tama na, Tito. Ayaw naming magpakasal ni Cassandra dahil hindi namin mahal ang isa't isa. May mahal na rin ako noon. Hanggang ngayon. Sabi naman ni Teo. Stop it, Teo! Ano bang sinasabi mo? Nakapag-usap na tayo tungkol dito, di ba? May diin na sabi naman ni Mrs. Mendez na ina ni Teo. Nakita naman ni Mia na umiiyak na si Cassandra dahil sa masasakit na salitang binitawan ng magulang niya sa kanya. I'm sorry, Dad. Mahal ko si Miguel at kahit saang lupa-lupa ng mundo, sasama ko sa kanya. Hindi niyo ako mapipigilan. Pasigaw nga na sabi ni Cassandra. Ayos na ayos ang desisyon ni Cassandra. Nararapat lang ito sa sitwasyon niya. Hindi maikukumpara ni Mia ang sarili kay Cassandra dahil magkaiba ang sitwasyon nila. Anak, please, maawa ka naman sa amin ng dad mo. Huwag mong gawin to sa amin. Pakiusap ng mom ni Cassandra pero umiling-iling lang si Cassandra. Malaki ang utang na loob ko sa inyong mom, dad. Pero hindi niyo ako habang buhay na makokontrol. Anak niyo ako pero tao rin ako. May nararamdaman din ako. Umiiyak na sabi ni Cassandra. Bakas naman ang lungkot sa mata ng mom ni Cassandra habang bakas din ang galit, pagkadismaya at inis sa mukha ng dad ni Cassandra. Napunta naman ang tingin ni Mia kay Mrs. Mendez. Ilang sandali lang ay nag-abot ang tingin nilang dalawa. Isang ngisi naman ang pinakawala ni Mia sa katumalikod na at naglakad. Ikaw! Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to! Sinira mo ang event na to! Napahinto si Mia sa gitna ng marinig ang sisi sa kanya ni Mrs. Mendez. Mama, ano ba? Huwag kang magsisi ng iba na walang kinalaman dito. Desisyon namin to ni Cassandra. Sigaw naman ni Teo. Lumingon si Mia sa kinaroroonan nila Mrs. Mendez at seryosong tinignan ng mga to. Nasa kanya na rin ang atensyon ng lahat. Kasalanan ko? Bakit naman naging kasalanan ko? May naiisip ka po bang rason kung bakit ko sisirain ang event na to? Kilala niyo ba ako? Kasi ako, hindi ko kayo kilala. Katahimikan ang namayani sa paligid matapos magsalita ni Mia para depensahan ang sarili. Hindi naman nagsalita si Mrs. Mendez. Dahil sa marami na ang nasa event, kaunting salita lang niya ay malalaman ng lahat ng lahat. Hindi na rin magdadalawang isip si Mia na magsalita. Mia? Mia Fueras! Gulat na sambit ni Mr. Mendez sa buong pangalan ni Mia. Isang magandang ngiti naman ang pinakawala ni Mia. Good evening, Mr. Mendez. Masaya akong makita kayong muli na humihinga. Nakarinig naman si Mia ng ilang pagsinghap sa mga tao sa paligid. Ayaw bumitaw ni Mia ng mga maling salita pero inunahan siya ng mga to. Tapos na siyang hayaan ng mga to na ipahiya siya at pagbantaan. Malaki na isinuko ni Mia at sinakripisyo noon kaya hindi na siya uulit pa. Lalaban na siya. How dare you say that? Isa ka pa ring babaeng nang galing sa baba. Respetuhin mo ang nakatataas sa'yo. Galit na sabi ng mapang maliit na si Mrs. Mendez na natili namang tahimik si Mr. Mendez. Sorry, Mrs. Mendez. Pwede na kayong magpatuloy. Huwag lang kayong manira ng gamit dito dahil idadagdag ko yun sa babayaran nyo. Sarkastikong sabi ni Mia bago tumalikod muli at naglakad papalabas ng function hall. Wala naman siyang narinig pa na salita mula sa mga to pero narinig niya naman ang ilang bulungan mula sa mga bisita. Ma'am Mia, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng sekretary na sumunod pala kay Mia. Ayos lang ako. Pakimonitor na lang sa event. Ikaw muna. Ang bahala roon. Sabi ni Mia, hindi na nga niya hinintay pa na magsalita ang sekretary at agad na naglakad palabas ng building papunta sa gilid ng dagat. Dinamdam ni Mia ang hangin at ingay ng alon sa dagat. Unti-unti namang kumakalma ang isip at puso niya. Nakaramdam naman ng yakap mula sa likod si Mia, kaya mabilis siyang lumingon kaya kumawala ang yumakap sa kanya.
Thank you so much, Mia. May ngiting sabi ni Cassandra. Pasensya ka na, Cassandra. Pero wala naman akong ginawa. Kayo mismo ang nagdesisyon na mangyari ang lahat ng yun. Nakakunot noong sabi ni Mia. Thankful ako sa part na lumaban ka, Mia. Hindi lang ako ang lumaban. Mas nagising ako dahil lumaban ka rin. Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi ni Mia. You know, me and Theodore are close friends. Alam kong mali pero kinikwento kanya sa akin. And I believe na hindi pa uli ang lahat sa inyo. We'll see each other again, Mia. Magpakatatag ka. Makahulugang sabi ni Cassandra. Hindi naman nakapagsalita si Mia. Nakita niyang naglakad si Cassandra papunta kay Miguel na naghihintay. Magkahawak kamay silang umalis, papalayo kay Mia. Napabuntong hininga naman si Mia. Nanatili muna siya ng ilang minuto sa pagmamasid sa dagat matapos nagdesisyon na bumalik sa gawain niya sa resort. Dumaan ang gabi nang hindi na nga sila pinagtagpo ni Teo at ng mga magulang nito. Kinabukasan nagdesisyon si Miang umuwi na nga rin dahil kaya naman ng ibang staff ang mga naiwang gawain. Namimiss na rin ni Mia ang anak niyang si Liam. Mommy! Bungad na sigaw ni Liam, sabay takbo papunta kay Mia. Sinalubong naman ni Mia ng yakap ang anak. Mabuti't nandito ka na, Mia. Mukhang may kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Hindi mapakaling sabi ni Cedric. Magsasalita na nga sana si Mia nang may narinig nga silang nagsalita mula sa may pinto. Magandang umaga. Napalingon ang lahat kay Teo. Nagulat naman si Mia nang makita si Teo na mukhang nakasunod sa kanya kanina pa. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Mia. Gusto ko lang makita at makasama ang anak natin. Sagot naman ni Teo. Mami, siya yung lalaki na friend mo, di ba? Bakit niya sinabi na daddy ko siya nung pumunta siya rito? Tanong ni Liam. Tinignan naman ni Mia nang masama si Teo. Sa susunod, kung gusto mong makita ang anak mo, dumaan ka muna sa akin, Teo. Hindi basta-basta lalapit si Liam sa ibang tao na wala ang permiso ko. May diin na sabi ni Mia. Alam ko, na-excite lang ako sa nalaman ko. Alam mo namang pangarap ko nung magkaroon tayo ng anak noon pa, di ba? Iniwas ni Mia ang tingin mula kay Teo sa kaumupo para magkasing tanda na sila ni Liam. Hinimas ni Mia ang mukha ng anak sa kangumiti. Baby, hindi mo ako tinanong mula noon tungkol sa daddy mo. Ngayon, gusto mo ba siyang makalala? Hahayaan kita na makasama at makalaro siya. May lambing na sabi ni Mia. Dahan-dahan namang tumango si Liam. Kaya tumayo si Mia at humarap kay Teo. Siya ang daddy mo, anak. Sige na, lapitan mo siya. Nahihiyaman ay dahan-dahan namang lumapit si Liam kay Teo. Hindi na makapaghintay si Teo na mas lumapit ang anak. Kaya siya na ang lumapit dito at kinarga ito sa bayakap ng mahigpit. Hinila naman ni Mia si Cedric papunta sa may kusina. Pasensya ka na talaga, Mia. Hindi ko talaga sinasadya na tulungan si Teo. Hindi ko siya kinakampihan. Pero alam mo naman na isang ama rin ako. Nagmakaawa siya. Hindi ko kayang tiisin ang pagmamakaawa sabay luhod ni Teo para lang makuha ang sagot kung anak ba niya si Liam. Paliwanag ni Cedric kahit hindi pa nagsasalita si Mia. Naintindihan kita, Cedric. Hindi ko lang alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Naguguluhan na ako para sa sitwasyon ni Liam. Gawin mo kung anong naiisip mong tama. Mia, susuportahan pa rin kita. Susuportahan ka pa rin namin ni Karen. Ang tanong lang, handa ka ba nabigyan ng ikalawang pagkakataon si Theodore? Bakit parang baliktad yata, Cedric? Ako ang sumuko kaya bakit ako ang magbibigay ng ikalawang pagkakataon? Pabalik na tanong ni Mia. Hinawakan naman ni Cedric ang magkabilang balikat ng kaibigang si Mia. Just go with the flow, Mia. Sa ngayon kapakanan muna ni Liam ang isipin niyo. Yun ang mahalaga para sa ating mga magulang. Tumangutango naman si Mia sa sinabi ni Cedric. Nakahinga siya ng maluwag dahil may mapagsasabihan siya at may makakausap. Lumabas din sina Cedric at Mia matapos makapag-usap ng masinsinan. Nakita naman ni Mia ang naglalaro na si Liam at Teo sa sala. Masayang-masaya naman si Liam na nakikinig sa nagsasalitang si Teo.
Mukhang nagkukwentuhan ng magama. 3 years na hindi nakita at nalaman ni Theo na may anak pala sila, kaya hahayaan na muna ni Mia pansamantala ang anak kay Theo. Mamasyal tayo. Bibilhan kita ng maraming toys. Gusto mo ba yon? Masayang tanong ni Theo sa anak. Mabilis namang tumango si Liam pero unti-unti ring naging malungkot ang mukha nito. Ayaw ko po kasing umalis na hindi kasama si Mommy. Pwede po ba nating isama si Mommy? Lumapit naman si Mia sa kinaroroonan ng dalawa. May gagawin pa ako, Liam. Pwede kang sumama sa daddy mo para makapag-bonding naman kayo. May ngiting sabi naman ni Mia. Pero Mommy, hindi talaga ako aalis kapag wala ka. Dismayadong sabi ni Liam. San mo ba siya dadalhin? Tanong ni Mia kay Theo. Pwedeng sa Star City. Maraming makukulay na bagay ron. May rides, toys, saka palaruan. Sagot ni Theo. Tumingin naman si Mia sa relong suot niya para tignan ang oras. Sige, sasama ako. Huminto muna tayo saglit sa restaurant para ma-follow up ko ang mga nangyari kahapon at ang nakarang araw, okay? Yay! Masayang sabi ni Liam. Nakangiti namang napatingin si Theo at Mia sa anak nila. Nag-abot ang tingin nila kaya mabilis na binawi ni Mia ang ngiti niya. Let's go! Yaya ni Theo. Nauna namang lumabas si Theo kasama si Liam habang si Mia ay nagpaalam muna kay Cedric. Kapag may kailangan ulit kayo ni Karen, ay tawagan niyo lang ako. Aalis na muna kami ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Cedric. Tumangutang naman si Cedric. Walang anuman yun, Mia. Ganon din ang gawin mo kapag may kailangan ka. O kayo, tumawag ka lang din sa akin at siguradong sasagutin ko. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Matapos magpaalam, ay umalis na rin si Mia. Lumabas siya sa bahay nila Cedric at sumakay sa naghihintay na kotse ni Theo. Sumakay siya sa back seat ng kotse habang nasa front seat naman ang anak niyang si Liam at si Theo naman ang nagmamaneho ng kotse. Makalipas ang ilang minuto ay huminto nga nito ang kotse sa harap ng restaurant na pagmamay-ari ni Mia. Bumaba siya at pumasok sa loob. Kamusta ka rito, Sarah? Bungad na tanong ni Mia sa counter kung nasaan si Sarah. Good morning, ma'am. Mabuti't nakabalik na po kayo. Pasensya na po ah. Hindi po ako nakatawag sa inyo dahil marami kasing customer. Pero so far, wala naman pong problema na nangyari at sa mga pipirmahang mga papeles ay wala din masyado. Sagot ni Mia. Hello po, good morning sir. Ano pong order nyo? Marami po kaming mga bagong labas at mayroon din po kaming mga sikat na pinipilahan na maraming tao. Pili lang po kayo, sabi ng staff na nasa tabi ni Sarah. Tinignan naman ni Mia kung sino ang kinakausap nito at nakitang si Theo yun. Pagmamay-ari mo ang restaurant na to? Tanong ni Theo kay Mia. Tumango naman si Mia bilang sagot. Pili ka ng kahit na ano, walang bayad. Sarah, isang chocolate shake kay Liam. Papasok lang muna ako saglit sa office ko. Umalis na rin si Mia sa kamay tinignan saglit sa opisina niya. Saglit lang din si Mia sa opisina niya at lumabas din. Nadat na niya naman si Liam na umiinom ng chocolate shake at nakitang ganun din si Theo. Umupo si Mia sa tabi ni Liam. Kaharap nila si Theo. Ang ganda pala ng restaurant mo at saktong-sakto lang din ang mga display niya sa menu. Puri nga ni Theo. Tinulungan ako ni Cedric na maipundar to. Sa Quiapo Church niya ako napulot noon ng lilimos. Gaya ng pag-aakala mo na ng lilimos dati ang anak ko, ang anak natin sa Quiapo Church. Napangiti pa nga ito. Tahimik lang saglit si Leo. Naalala ko talaga nung unang pagkikita namin ni Liam. Akala ko nga talaga ng lilimos siya noon. Sabi pa nga nito. Well, kahit na nasa Quiapo pa rin ako, hindi ko hahayaan na manglimos ang anak ko. Ano naman ang gagawin mo kung hanggang ngayon ay nasa Quiapo pa rin kayo? Bakit ko naman sasagutin ang tanong na yan kung wala na kami roon? Mas importante ang ngayon kaysa noon. Seryosong sabi ni Mia. Kung ganoon, mas mahalaga pala talaga ngayon kaysa ang mga nakaraan. Makahulog ang sabi ni Theo na tila may pinanghuhugutan. Hindi na nakapagsalita pa si Mia. Nang maintindihan nito ang ibig sabihin ni Theo hanggang sa natapos na nga ang dalawa sa pag-inom ng chocolate shake. Pumunta na nga rin silang tatlo sa Star City para mapasyal si Liam at
Mabilhan ang pinangakong toys ni Theo. Ang ganda rito, Mommy! Manghang sabi ni Liam habang nakamasid sa paligid ng Star City. Sa pagdating sa Star City, nasilayan ang kaguluhang kulay kahel at pula ng mga rides. Agad na nang dingning ang mga mata ni Liam sa tuwa. Mommy, doon po tayo sa malaking umiikot na yon! Excited na sabi ni Liam, sabay turo sa Ferris wheel. Mas maganda sumakay riyan kapag gabi, Liam, sabi ni Theo. Sige anak, sumakay tayo ng Ferris wheel, sabi naman ni Mia sa katumungo sa may kuhana ng tiket. Wala namang nagawa o nasabi pa si Theo at sumunod na nga sa mag-ina niya. Una nilang binisita ang malaking Ferris wheel kung saan masilsilayan ang kahangang-hangang tanawin ng buong parke. Habang umaakyat sila sa taas, masayang nagtatawanan si Liam habang ipinapakita niya ang kanyang malalalim na pagkapagtataka sa nakikita. Bumalik tayo rito kapag gabi, Mommy! Kahit araw-arawin mo pa anak, si Daddy mo nang bahala sa lahat. May ngiti namang sabi ni Mia. Ano? Ako? Takang tanong ni Theo. Gusto mong maging ama niya, diba? Anong akala mo, madali lang? Bulong ni Mia na narinig naman ni Theo sa parang nanghahamong tono. Hindi naman naging masaya si Theo sa narinig niyang yon. Pagkatapos ng Ferris wheel, tumungo nga sila sa mga makulay na carousel horses sa gitna ng parke. Naroon si Liam, nagmamasid-masid sa paligid. Tila ba nakatagpo ng mga bagong kaibigan sa bawat kabayong gumagalaw ng paikot-ikot. Ang saya-saya! Sigaw ni Liam. Nasa likuran naman ni Liam si Theo habang si Mia ay nasa labas ng carousel at kumukuha ng picture ng mag-ama. Mami, ang saya rito! Sigaw ulit ni Liam. Natawa naman si Mia dahil hindi niya pa naririnig na tinawag ni Liam si Theo na daddy. Mukhang hindi pa komportable ang anak. Pero alam niyang hindi rin magtatagal yon. Makakapag-adjust din siya. Kapit ka lang mabuti, Liam. Mahulog na ang nasa likuran mo, wag lang ikaw. Sigaw ni Mia. Napalingon naman agad si Theo sa sigaw nito habang si Liam naman ay masayang tumatawa sa nakitang reaksyon ni Theo. Pagkatapos ng kanilang ride sa carousel, dumaan sila sa Enchanted Castle, isang enchanted mansion na puno ng makukulay na ilaw, mga paboritong-paboritong karakter ng mga bata at mahiwagang tunog. Dito, si Liam ay todo tuwa habang namumulang kapayapaan sa magandang kwento ng mga prinsesa at mabubuting engkanto. Ano ang gusto mong toys? Tanong pa nga ni Theo sa anak. Kahit ano na lang po, Daddy! Sigaw ni Liam habang kumakain ng cotton candy. Napahinto naman si Theo dahilan para mapahinto rin si Mia at Liam. Tinawag na akong daddy ng anak ko. Sa wakas, pagsigaw ni Theo. Napailing-iling naman si Mia sabay hila sa anak niya papunta sa isang kainan dahil lunch time na at nagugutom na nga rin siya. Kumain na nga rin sila ng lunch at nagpatuloy sa pag-iikot sa Star City buong araw hanggang sa lumipas ng gabi. Dito na lang ako sa front seat. Ang himbing ng tulog ni Liam sa back seat. Sabi nga ni Mia nang makaupo sa front seat ng kotse ni Theo. Sa bahay ko muna kayo, sabi naman ni Theo, kaya agad na napatingin sa kanya si Mia. May apartment ako, Theo. Ayokong makitira sa'yo, lalo na't maaaring magpakita roon ng mga magulang mo. Ayokong makita nila si Liam. Seryosang sabi ni Mia, gabi na at uuwi na nga sila dahil sa pagod. Nakatulog naman ang kanilang anak na si Liam. Ibang bahay ang tinutukoy ko, Mia. Magbakasyon tayo saglit. Tayong tatlo lang. Hindi mo ba ako mapagbibigyan sa bagay na yon? Ano ba ang balak mo, Theo? Sabihin mo para magkalinawagan tayo at makapag-usap ng masinsinan. Para alam natin ang setup natin. Seryosong sabi ni Mia. Gusto ko lang makasama kayo. At kung bibigyan mo ng pagkakataon, ayusin natin lahat, Mia. Tama na, Theo. Paandarin mo na ang kotse. Kahit saan mo dalhin ang anak ko, sasama pa rin naman ako. Pero hindi ako mananatili sa tabi mo. Itinuon ni Mia ang atensyon sa labas ng bintana. Wala na rin narinig na salita pa si Mia kay Theo na sinimulan ng paandarin ang kotse. Katahimikan ang namayani sa buong paligid at walang ideya si Mia kung saan sila pupunta.
Hindi rin namalaya ni Mia na unti-unti na pala siyang nakatulog. Napamulat din sa mata si Mia nang maramdamang huminto ang kotse. Nasaan tayo? Ilang oras na tayong bumiyahe? Tanong nga ni Mia. Nasa rest house tayo. Binili ko to last year. Hindi naman tayo masyadong malayo sa Quiapo. Sagot naman ni Teo. Gabi pa rin at natutulog pa rin si Liam. Si Teo na ang kumarga kay Liam papasok sa rest house, papunta sa kwarto nito sa loob. Si Mia naman ay naiwan sa sala habang pinagmamasdan ng palibot. Magara, maganda at mamahalin. Napunta ang tingin ni Mia sa isang sulok kung saan may mga alak. Agad siyang kumuha ng isang bote, saka hinanap ang kusina. Kumuha siya ng basa sa kusina para paglagyan ng alak. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Teo. Napatingin siya sa bote ng alak na malapit nang maubos ni Mia. Sorry, hindi ko pala nagamit ang baso kasi ininom ko na sa bote. Mahal ba yan? Babayaran ko na lang. Pili ang saad pa nga ng babae. Parang nanunumbalik tuloy yung kulitan nila nung sila pa dati. Halata naman sa boses ni Mia na tinatamaan na nga ng alak. Agad naman na itinabi ni Teo ang alak. Alam na alam ni Teo si Mia kapag nalalasing. Huwag kang killjoy, Teo. Sabayan mo ako. Ano bang problema, Mia? Bakit ka umiinom? Galit ka ba sa akin? Tanong ni Teo. Lumapit naman si Mia kay Teo saka inilagay ang magkabilang kamay ni Mia sa balikat ni Teo. Galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Binigyan mo ako ng isang Liam na nagpapaalala sa akin sa'yo araw-araw. Pabulong na sabi ni Mia. Amoy na amoy naman ni Teo ang alak sa bibig ni Mia. Kapag nalalasing si Mia ay nagsasabi ito ng totoo at hindi ito pwede lasingin ng kung sino dahil nagiging careless si Mia kapag nalalasing. Mia, mahal mo pa ba ako? Seryosong tanong ni Teo. Alam niyang mali dahil kinukuha niya ang pagkakataon na lasing si Mia para malaman ang totoo. Pero kung matino niya kasing tatanungin si Mia, magsisinungaling ito na hindi nahahalata ni Teo. Mahal? Anong pinagsasasabi mo? Ikaw ba? Mahal mo ko? Iniwan kita noon at sinukuan. Kaya bakit mo tinatanong yan sa akin? Obvious ba? Siyempre, mahal pa kita. At gusto kong mabuo ang pamilya natin. Wala akong pakialam kung sino pa ang humadlang sa atin. Mariing sagot ni Teo sa tanong ni Mia. Tumawa ng sarcastic si Mia sa kahumalakak pa. Mukhang may tama na nga ang alak sa kanya. Lumayo siya kay Teo at saka kinuha ang baso. Kumuha siya ng malamig na tubig sa refrigerator. Hanggang ngayon ututo ka pa rin, Teo. Chaser drink lang ang ininom ko. Natatawang sabi ni Mia sabay inom ng malamig na tubig. Hindi naman makapaniwala si Teo sa nangyari. Kaya mabilis niyang nilapitan si Mia dahilan para mapaatras ito at ma-corner sa sink ng kusina ang babae. Huwag mo kong binibiro, Mia. Hindi ako nagbibiro. Napalunok naman si Mia sa seryoso at malamig na pagsasalita ni Teo. Biglang nagsara ang bibig niya at natakot siya bigla na magsalita. Mahal mo pa ba ako? Pag-uulit ni Teo sa tanong niya. Sa pagkakataong to ay kalmado na ang boses at aura ni Teo. Umiwas naman ang tingin si Mia. Ang tanong ni Teo ang pinakaiiwasan niyang sagutin. Hinawakan naman ni Teo ang mukha ni Mia at pinaharap sa kanya. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Hanggang sa unti-unting nalapit ni Teo ang mukha niya sa mukha ni Mia. Nagdampi ang kanilang mga labi. Gustong gusto ni Mia na itulak si Teo pero ayaw makinig ng katawan niya. Saka gustuhan ng isip niya. Nagtatalo ang isip at puso niya ngunit sa huli ay walang nagawa ang isip niya. Hinayaan niya si Teo na gawin ang gusto nito habang ang katawan niya ay nagpapadala sa mga paghawak ni Teo sa kanya. Saksi ang gabing yon sa pinagsaluhan nilang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Kinaumagahan, nagising si Mia sa isang malaking kwarto. Nakahiga sa kama at alam na alam ang nangyari nitong nakaraang gabi. Huli na para magsisi kaya napabuga na lamang ng hangin si Mia sa katangahang ginawa niya. Nagbihis si Mia sa kalumabas ang kwarto. Nadatnan niya namang nasa swimming pool ang magama. Good morning, Mommy! Bati ni Liam.
Good morning, Liam. Nakapagagahan ka na ba? Ano gusto mong ulam? Tanong ni Mia. Nakapagluto na ako. Nag-swimming lang kami saglit para hintayin ka na gumising. Sabi naman ni Teo na umahon na nga sa swimming pool kasama si Liam. Mami, marunong palang magluto si Daddy eh. Siya na lang ang magluluto sa'yo, Mami. Tapos ako naman yung magiging future doctor mo. Masayang sabi ni Liam. Napangiti pa nga si Mia dahil medyo mali-mali pa nga ang sinasabi ng anak. Siya daw ang lulutuin. Ginulo naman ni Mia ang buhok ni Liam habang nakatingin ng masama kay Teo. Anong nagawa ko? Kung tungkol kagabi, tumahimik ka nga, Teo. Baka hindi kita matansya dyan. Sabi pa nga ni Mia at inirapan siya. Tumikom naman agad ang bibig ni Teo dahil alam niya kung paano magalit si Mia. Kumain na nga rin silang lahat ng breakfast nang sabay-sabay. Sana ganito po tayo palagi, Mommy at Daddy. Sabi ni Liam habang ninunguya nga ang pagkain. Mas masaya kung marami tayo. Magkakaroon po ba ako ng kapatid? Dagdag pa nga ng bata. Muntik namang mabilaukan si Mia sa biglang tanong ng anak. Gusto mong magkaroon ng kapatid, Liam? Anong gusto mo? Boy o girl? Pili ang tanong pa nga ni Teo sa anak sabay tingin kay Mia. Hindi alam ni Mia kung seryoso ba si Teo sa sinasabi nito o nangaasar lang. Kahit ano po, Daddy, basta't magkakasama tayo palagi. Nag-thumbs up naman si Teo sa anak at masayang nagtawanan ng dalawa. Hindi naman makasingit si Mia sa pag-uusap ng dalawa kaya hinayaan na nga lamang niya ito. Matapos kumain ay si Mia na ang nagligpit ng pinagkainan nila habang ang mag-ama ay naglalaro sa kung saang parte ng rest house. Tumunog ang cellphone ni Mia na itinabi niya sa mesa. Kinuha niya mga yon at nakitang may tumatawag na unknown number. Baka importante kaya sinagot na nga ni Mia ang tawag. Walang hiya kang babae ka? Bakit ka pa bumalik sa buhay ng anak ko? Nasaan siya? Ano bang gusto mo? Pera? Ibibigay ko sa iyo ang perang gusto mo. Layuan mo lang ang anak ko. Bungad na sigaw ng nasa kabilang linya. Hindi naman agad nakapagsalita si Mia dahil sa gulat. Bumalik. Ang nararamdaman niya noon nang marinig ulit ang boses ni Mrs. Mendez na galit na galit. Humugot ng lakas ng loob si Mia bago nagsalita. Hindi na bata ang anak niyo. Para ganyan ninyo. Kaya bakit niyo siya hinahanap sa akin? Kahit magkasama kami, ay hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan kami. Kung ayaw niyo sa akin, tigilan niyo na ako, Mrs. Mendez. Mananahimik na ako ang kausapin niyo ng masinsina ng anak niyo. At huwag ako. Dahil hindi na kami mga bata. Mayriin na sabi nga ni Mia sa kabinabang tawag. Binlock niya na nga rin kaagad ang number dahil ayaw nga niya ng gulo. Kailangan niya rin na makausap si Teo ng masinsinan tungkol sa mga magulang nito. Mommy? Are you crying? Mabilis na pinahira ni Mia ang luha sa pisngi nang marinig ang anak na magtanong. No baby, napuwing lang ako. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko po ng juice. Sige, saglit lang ipagtitimpla kita. Nagtimpla nga ng juice si Mia at ibinigay sa anak. Nagpasalamat naman si Liam sa kaumalis sa kusina. Natapos ang ilang sandali ay pumasok naman si Teo sa kusina. May problema ba? Sabi ni Liam at umiiyak ka raw. Kaya pinapunta niya ako rito. May pag-aala lang sabi ni Teo. Tinapos naman ni Mia ang paghuhugas sa kahinarap si Teo. Galit na galit pa rin ang mga magulang mo sa akin, Teo. Pwede mo bang ayusin muna ang problema ngayon sa kanila? Bago makipag-bonding kay Liam? Ayoko naman na kalagitnaan ng moment nyo. Sisirain na tahadlangan na naman nila. Hinawakan naman ni Teo ang kamay ni Mia. Alam ni Teo na mahal pa rin siya ni Mia. At alam ni Mia na hindi na nga niya pwedeng mabawi pa ang nangyari sa kanila ni Teo. Huwag ka mag-alala. Aasikasuhin ko ang bagay niyan sa lalong madaling panahon. Tanggap man nila o hindi. Magpapakalayo tayong tatlo pagkatapos ko silang kausapin. Please Mia, sumama kayo ni Liam. Buuin natin muli ang pamilya na pinangarap natin noon pa. Ayusin mo muna ang pamilya mo, Teo. Papayag lang ako sa gusto mo kapag naging maayos ang lahat at wala na akong dapat ikabahala para kay Liam. Ayoko namang takasan lang ang problema. Tumangutang naman si Teo sa kahinila si Mia papalapit sa kanya.
Hinalikan ni Teo ang noon ni Mia. Bigla rin namang naglaho ang pangamba at inis na nararamdaman kanina lang ni Mia. Napagdesisyonan nila na bumalik sa Quiapo para kausapin ni Teo ang mga magulang niya. May importanteng meeting din na kailangang dauluhan si Mia, kaya iniwan muna nila si Liam sa pangangalaga ni Cedric. Tito Daddy, may kakilala po ba kayong Mrs. Mendez? Tanong ni Liam kay Cedric na nakatingin lang sa kanya habang naglalaro. San mo naman nakuha ang pangalan na yan? Pabalik na tanong ni Cedric. Kilala ni Cedric ang tinutukoy ni Liam dahil naikwento na nga ni Mia ang halos lahat ng detalye ng nakaraan ni Mia sa kanya. Gusto ko po sana siyang makilala dahil naririnig ko siya mula kay Mommy. Umiiyak kasi si Mommy dahil sa kanya. Kung gusto mo siyang makilala, sabihan mo ang Mommy mo. May mga bagay kasi na hindi ko pwedeng gawin na tanging Mommy mo lang ang makakagawa, okay? Makuhulog ang sabi ni Cedric. Nakarinig naman ang tunog ng doorbell. Si Cedric kaya tumayo na nga siya at tinungo ang gate ng bahay. Binuksan niya ito at nakita ang hindi pamilyar na babae. Nandito ba si Mia? Nasaan siya? Kakausapin ko walang yung babaeng yon. Sigaw ng babae saka pumasok sa loob. Hindi naman agad napigilan yon ni Cedric. Sino po ba kayo? Bakit niyo hinahanap si Mia? Tanong ni Cedric sa lalaking nakasunod sa babae. Kami ang magulang ni Fyodor at kailangan lang namin siyang makausap. Sagot naman ni Mr. Mendez. Tuluyan nang nakapasok sa loob ang dalawa habang pinipigilan ni Cedric ang mga to. Mabuti na lang at wala sa bahay si Karen at ang anak nilang sanggol. Nasa mga magulang ni Cedric si Karen dahil mas mahalagaan si Karen at ang anak nila roon. Mr. and Mrs. Mendez, wala po rito si Mia. Kung gusto niyo siyang makausap, tatawagin ko po kayo agad. Sabi naman ni Cedric. Hindi pwede. Nababaliw na ang anak namin dahil sa babaeng yon. Kailangang layuan na ni Mia si Teo. Matigas na sabi ni Mrs. Mendez. Kayo po pala si Mrs. Mendez? Kaano-ano niyo po si Daddy? Napalingon ang lahat sa biglang pagtatanong ni Liam. Mabilis naman na nilapitan ni Cedric si Liam at tinago sa likuran niya. Sinong batang yan? Nakakunot noong tanong naman ni Mr. Mendez. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Cedric para mas makita nang malapitan si Liam. Ako po si Liam! Anak ako ni Mommy Mia at Daddy Teo. Pagpapakilala ni Liam. Napapikit naman si Cedric sa sinabi ni Liam. Kabilin-bilina ni Mia. Nailayo muna si Liam sa mga magulang ni Teo. Tapos ngayon ay bigla nilang malalaman ang totoo sa hindi inaasahang pagkakataon. Kamukhang-kamukha mo si Teo nung bata pa siya. Halika rito, lumapit ka, iho. Ako ang lolo mo. Masuyong sabi ni Mr. Mendez, pero hindi basta-basta lumalapit si Liam sa kung sino, lalo na kung walang permiso mula sa mami niya. Layuan niyo ang anak ko. Napalingon ang lahat sa biglang pumasok na si Mia. Mabilis naman na tumakbo si Liam papunta sa mami niya. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ko pamamahay to at mas lalong hindi niyo pamamahay to. Illegal yata ang puwersahin niyo ang pagpasok dito. Seryoso at palaban na sabi ni Mia. Totoo ba? Nanak niyo yan? Ni Theodore? Bakit hindi ko alam yun? Naguguluhang tanong ni Mr. Mendez. Alam yun ang asawa niyo kaya hindi ko na kailangan pang magpaliwanag pa. Umalis na po kayo rito, tigilan niyo na kami. Kung may tanong kayo, tanungin niyo na lang siya. Tanging sagot ni Mia. Napatingin naman si Mr. Mendez kay Mrs. Mendez. Ano? Alam mo? Bakit wala kang binanggit sa akin? Masyado ka ba talagang nagpadala sa galit at puot mo kay Mia? Kaya pati sanggol ay dinamay mo? Galit na sabi ni Mr. Mendez sa kanyang asawa, sa ina ni Teo. Bakit? May magbabago ba kung may anak sila? Saka hindi tayo sigurado kung kay Teo nga yan. Lalo na't gagawin lahat ng babaan yan para magkapera. Pasigaw naman na sabi ni Mrs. Mendez. Kahit bigyan ko pa kayo ng ilang DNA test result, positibo na anak ko si Liam. Anak namin ni Mia. Sabi nang biglang dumating na si Teo. Tumabi siya kay Mia, saka kinarga si Liam. Napunta naman ang tingin lahat kay Mrs. Mendez.
Ma'am, tama na. Kahit ano pa ang gawin nyo, ay hindi na mababago ang lahat. Mahal ko si Mia. Mahal ko ang anak ko. Buo-buo kami ng pamilya at wala na kayong magagawa pa ron. Kahit ilang beses pa kayong humadlang, mabubuo pa rin kami ng paulit-ulit sa huli. Dagdag ni Teo, ilang sandali lang ay nagulantang ang lahat sa biglaang pagluhod ni Mr. Mendez. Humihingi ako ng pasensya sa lahat-lahat, Mia. Pasensya ka na kung nagpadala ako sa mom ni Teo. Palagi akong wala, kaya wala akong masyadong alam. Mga magulang lang kami kaya gusto namin ng mapabuti ang nag-iisa naming anak. Kung masaya si Theodore sa pili mo at ng anak niya, ay tatanggapin ko yun ng buong buo, lalo na't may patunay na kayo ay matibay sa pagmamahalan at yun ay ang anak niyo. Mahabang sabi ni Mr. Mendez, napatingin naman si Mia kay Mrs. Mendez. Mabilis na hinila ni Mr. Mendez ang asawa at napaupo ito sa sahig. Patawarin mo na kami, Mia. Teo, pasensya na. Dagdag pa nga ni Mr. Mendez. Nanatili na nga lamang natahimik si Mrs. Mendez kaya napabuntong hininga naman si Mia. Marunong akong magpatawad, Mr. Mendez. Hindi ako ganun katigas na tao pero hindi ako madaling lumibot. Hindi rin madaling kalimutan ang nagawa ni Mrs. Mendez. Seryosong sabi ni Mia. Alam ko. Pero please, at least, hayaan mo kaming makilala ang apo namin. Pagmamakaawang sabi ni Mr. Mendez. Sinenyasan naman ni Mia si Teo na ibaba si Liam. Sumunod naman si Teo pero humawak lang si Liam sa kamay ni Mia. Nanatiling nakatingin si Liam sa mag-asawa hanggang sa ilang sandali lang, ay lumapit na si Liam sa mga to. Isa-isa niyang niyakap si Mr. Mendez at si Mrs. Mendez. Tumayo na po kayo dahil mabait po si Mommy. Nagagalit siya pero nawawala rin naman po yun. May ngiti sa labi na sabi ni Liam. Napaiyak si Mr. Mendez. At mabilis na niyakap si Liam. Ilang sandali lang ay hinawakan na nga rin ni Mrs. Mendez si Liam. Unti-unti rin na natutuwa si Mrs. Mendez kay Liam. Dahil kamukhang kamukha ito ni Teo nung bata pa ito. Tsaka napaka mabait, napaka galang, napaka bibong bata. Cute na cute pa. Tumalikod si Mia at tumalis. Hinayaan na nga muna sila. Lumabas siya ng bahay habang nakasunod naman si Teo sa kanya. Where are you going? Tanong ni Teo. Lumingon naman si Mia at mapait ng umiti. Pinatawad ko ng mga magulang mo. Hindi ko rin ipagkakait si Liam sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya ko nang magsimula ng bagong buhay na parte sila. O siya na parabang walang nangyari noon. Hindi naman nakapagsalita si Teo. Ihatid mo na lang si Liam sa restaurant kapag hinanap niya ako o kapag gusto na niyang umuwi. Dagdag pa nga nito. Hindi na niya hinintay pa na magsalita si Teo at tuluyan ang lumabas ng gate. Pumara siya ng taxi at bumalik sa restaurant. Nakatanggap kasi siya ng missed call kay Cedric kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay nito. Hindi niya akalaing mangyayari ang lahat ng iyon. Wala siyang inaasahan na ganung pangyayari. Makalipas ang ilang buwan, ang laki na ng tiyan mo, Mia. Hindi ko akalaing na babae pala talaga ang laman niyan. Ninang ako ah. Number one sa listahan dapat ang pangalan ko. Masayang sabi ni Karen. Uy, ako rin. Second list ang pangalan ko sa ninang at second din kay Miguel sa ninong ha. Sabi naman ni Cassandra. Oo na. Mawawala ba kayong dalawa? Natatawang sabi nga ni Mia. Eh ako po ma'am. Counted po ba ako kahit simpleng manager ako? Makakatulong ako bilang ninang ng baby number two ninyo ni Sir Theodore. Taas noon namang singit ng manager na si Sarah. Oo na, isasali kita sa mga ninang. Sabi naman ni Mia dahilan para magtatalon si Sarah sa tuwa. Nagsikainan na ang lahat at gumagawa ng kanya-kanyang mundo habang ine-enjoy ang selebrasyon. Napailing-iling na nga lamang si Mia. Selebrasyon kasi ng gender reveal ng ikalawang anak nila ni Teo. Akalain mo nga naman, isang beses lang may nangyari sa kanila tapos nagbunga na naman agad ito. Mabuti na lang at unti-unti na nga rin na natatanggap ni Mia na may pagmamahal pa talaga siya kay Teo. Salamat Mia, dahil binigyan mo ulit ako ng ikalawang pagkakataon
Binigyan mo ulit ng ikalawang pagkakataon ng pagmamahala natin na sinukuan mo na noon at hinadlangan na ang mga magulang ko. Pulong ni Teo sa kaniyakap si Mia mula sa likuran. Ngumiti naman si Mia sabay hawak sa tiyan niya na nasa 8 buwan na. Salamat din Teo dahil nire-respeto mo ang desisyon ko tungkol sa mga magulang mo. Wala yun. Mga magulang ko sila. Mahal ko sila pero mas uunahin ko kayo ng pamilya ko ngayon. Hindi din sa lahat ng oras ay iintindihin ko sila. Dapat din nilang intindihin ang desisyon ko. Tumangutang naman si Mia. Bumibisita ang mga magulang ni Teo sa bagong tirahan ni na Mia pero hindi madalas. Bumibisita lang ang mga ito kay Liam. Hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin si Mia sa paghahanda sa pagtanggap ng mga magulang ni Teo na maging parte ng pamilya nila. Sa huli, ginawa ni Mr. and Mrs. Mendez ang lahat para muling makuha ang tiwala ni Mia. Unti-unti namang nakukuha nila ang loob ni Mia dahil hindi naman matigas ang puso nito. Pero hindi pa rin naman tuluyang buo ang tiwala na yon. Hindi naman siya masisisi. Naging masaya at kontento pa rin naman ang lahat sa mga nangyayari. Oo, kinasal na nga sina Mia at Theodore bago pa mabuntis si Mia sa pangalawa nilang anak. At ngayon ay sobrang saya at kontento nga silang nagsasama na hindi nahahayaan pa ang kahit na sino na guluhin ang binuo nilang pamilya. Madaling magpatawad ng tao pero hindi madaling tumanggap muli, lalo na kung ang taong ito ay minsan nangang sumira sa buhay mo at sa ikasasaya mo. Hayaan lang natin ang panahon na hilumin ang mga sugat sa ating puso kapag may nagawa na malaking kamalian ang isang tao sa atin. Basta't huwag lang natin kakalimutan na meron tayong Diyos sa itaas na parating gumagabay sa atin sa bawat desisyon na ating gagawin at sa bawat landas na ating tatahakin. At dito na nga po nagtatapos ang makabuluhang kwento ni Mia at Theodore. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. And I, Lebra, Lani Pardilio, Encarnacion, Nesbeth Hanaban, Gloria Escobar, Lani, Elsie Alulod, Feli Vergara, Rowena, Liza, Crescentia Victoria, Alet Pahe, Tessie Olarte, Mamilian, Presbyteros Rose, Becky Abrado, Marilyn, Romana Gorospe, Susan Upaga, Annie Demesa, Neva Fajardo, Ami Regalado, Jessica Vargas, Jean, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Aldwin Abeliano, Danish Alcaraz Mescalayado of Hideout Travel Tours and Transport PH, Ellie Evangelista Anderson, Anita Hernando, Asahi, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.